kailangan urin at masusi nating busisiin ang ilan niya sa mga huling videos at litrato ng mga tao bago sila tuluyang nawala. And with that, simulan na natin. Ang video at larawang ito ay kuha ng isang surveillance camera. Ito rin ang pinakahuling mga picture at video ni Timothy Pitsen bago nga siya tuluyang nawala. 6 na taong gulang lamang noon ang batang ito nang siya nga ay mawala. Bukod kay Timothy ay makikita sa video na may kasama siyang isang kinang. Yun nga ay ang kanyang ina mismo, si Mrs. Pitsen. Well, sa video, kahit na ito nga ay malabo, ay hindi mo aakalain na may naghihintay na trahedya sa batang ito. Kita mo kasi at talagang mahalata mo naman sa video na parang ang saya-saya nga niya. Tulad ng ibang mga bata, tatalon-talon pa nga ito at umiikot pa nga sa kanyang nanay habang hinihila ang damit. Well, ang video ng iyan niya ay kuha sa isang hotel resort habang nag-check out na yung mag-ina matapos nga nilang matulog doon ng isang buong gabi. Bukod sa ito nga, ang huling video ni Timothy ay isa rin ito sa mga huling video kung saan makikitang buhay pa ang kanyang ina. Well, ilang oras kasi matapos nilang mag-check out dito, imatatagpuan sa ibang motel ang katawan ng nanay ni Timothy matapos ngang wakasan ang sarili nitong buhay. Pero sa kwartong kinakitaan niya sa katawan nitong ginang ay wala ang batang si Timothy. Well, sa makatuwid, hindi nito kasama ang bata sa bagong motel na pinag-check-inan niya. Kaya ang tanong dito ngayon, the big question here is, nasaan napunta si Timothy? Kaya mabuti pa ay mag-flashback tayo o balikan nga natin yung ilang mga araw bago nga nakunang nag-check out sa isang hotel yung mag-ina. May 11, 2011, hinatid si Timothy ng kanyang tatay sa kanyang school sa Illinois. Pero 30 minutes lang matapos nito ay dumating nga yung kanyang nanay para naman siya ay sunduin. Sinabi nito na may emergency di umano kaya kukunin niya yung bata. At syempre dahil sa magulang siya ay pinayagan ng school na mailabas niya itong si Timothy. Sa security footage na ito ng school ay may kita pa ngang lumalabas ang mag-ina bandang alas 8:30 ng umaga. Ilang oras matapos namang mailabas ng school si Timothy ay muling bumalik ang kanyang tatay para sana siya nga ay sunduin. Pero sinabi ng mga staff sa school na nailabas na nga yung bata ng kanyang mismong nanay. Well, dahil dito ay kinontak ng tatay ang kanyang misis para sana tanungin saan nga sila pumunta, pero kahit anong tawag niya dito ay hindi nito sinasagot ang kanyang telepono. And well, dahil nga may problema silang mag-asawa at hindi na nga makontak pa ang ginang, inireport na ng tatay ni Timothy na nawawala ang kanyang mag-ina. Pero ilang oras nga matapos nito ay napag-alaman na nag-check-in pala sa isang hotel ang mag-ina kasama ang lola ni Timothy. Ayon nga sa interview kay lola matapos mangyari yung trahedya, sinabi ng anak niya sa kanya noon na magpapakalayo-layo silang mag-ina dahil kailangan daw niya ng hashtag space. And well, dito ay naging malinaw nga sa lahat na may problema sa relasyon ang magulang ni Timothy at siya nga ay nadamay dito. Natayon pa nga kay lola ay hindi naman daw sinabi saan nila balak pumuntang mag-ina. Tumawag din daw noon ang nanay nga ni Timothy sa kapatid ng kanyang tatay at ang sabi ng ginang, everything was fine but Timothy is mine. Hindi rin sinabi saan nga sila pupunta. Habang hinahanap nga ng tatay at mga otoridad ang mag-ina, ay nakita naman sa ginawang investigasyon matapos nga yung trahedya na tila nagbakasyon nga itong dalawa. Pumunta sila sa isang zoo sa Chicago, pagkatapos ay sa isang water park sa Illinois, at pumunta rin sila sa isang resort nga sa Wisconsin. Sa mga CCTV footage nga ng mga lugar na kanilang pinuntahan ay makikita pa na napakasaya ng mag-ina. Nakahawak lagi nga si Timothy sa kanyang nanay. Sa isang footage pa nga ay nakitang may bagong Hot Wheels na laruan itong bata na binili siguro nung kanyang nanay. At ang huling footage nga ni Timothy ay ang pinakita namin sa inyo kanina. Nakunan ito May 13, 2011 pasado alas 8:30 nga ng umaga. Well, ilang oras po matapos yung huling video na yan ni Timothy ay muling makikita ang kanyang nanay na pumasok naman sa isang grocery. Pero this time, yun nga, hindi na nito kasama ang bata. At ilang oras nga after that footage ay matatagpuan naman na ang katawan nitong ginang na wala na ring buhay. Sa kwarto nga kung saan nakita ang ginang ay nakita ang dalawang sulat na iniwan niya. Ang isa nga ay para sa kanyang nanay at ang isa ay para sa kanyang madalik na kaibigan. Sa sulat niya ay sinabi nito na Timothy was fine dahil inaalagaan di umano ito at huwag na raw nila subukan pang hanapin si Timothy dahil hindi na nila siya makikita. Nako po,
bad news. Dahil dito nga ay isang malawakang search operation ang ginawa ng mga otoridad. Siyempre hindi naman pwedeng bigla na lang mawala yung bata. Ang kanilang hinala nga ay base sa sulat ng ginang ay maaring pinasa siya sa ibang tao o pwede ring tinoda siya ng kanyang mismong nanay sa kainilibing at itinago ang kanyang katawan kaya sinabing hindi na nila mahanap yung bata. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nahanap ang bata, 16 years old na sana siya ngayon at nasa senior high school na. Hindi naman malaman ng ama ni Gary Box ano ang eksaktong nangyari bakit bigla na lang nawala ang kanyang anak noong September 11, 2001. Well, siguro ay pamilyar po kayo sa petsang yan. Kahit anino nga ni Gary na hindi na nakita pa kaya ipinagpalagay na lang nila na kasama siya sa mga naging biktima noong September 11. Pero matapos nga ang 8 taon noong 2009 ay may isang litrato ang biglang lumitaw na nagpapakita sa mga huling sandali ni Gary. Ito na marahil nga ang kanyang huling picture bago siya tuluyang nawala. Pero ang tanong ulit, bakit nga ba siya tumatakbo dyan sa larawang yan? Well, si Gary po ay isang bumbero na nakabase sa Brooklyn, New York noon nung pumutok nga ang trahedya noong September 11, 2001 kaya marahil isa siya sa mga rumisponde. Noong araw din na iyon ay hindi rin siya nakatawag sa kanyang ama tulad daw ng lagi niyang ginagawa. Kaya nung lumabas nga ang litratong ito ni Gary na tumatakbo sa pagitan ng mga traffic na sasakyan, inabuhayan ng pag-asa ang kanyang mga magulang at ang kanyang pamilya. Kaya trinak nila ang location nga ng taong kumuha ng larawan at natuntun naman nila ito. Kuha ito ng isang Danish photographer at ang sabi nga niya base sa kanyang naalala nagkakagulo na noon sa New York. May mga nagiiyakan na at sobrang ingay nga ng mga busina ng mga sasakyan. Hindi na rin daw makadaan ang mga fire trucks para nga rumisponde sa nangyayaring pag-atake sa New York noong September 11. Kaya nagbabaan ang ilan daw sa mga bombero sa mga truck at ang ilan niya ay tumakbo pala ng battery tunnel kung saan niya sila na traffic. At sakto naman na naisip daw niya na kumuha nga ng larawan ng lugar at ayun nga, nahagip sa kanyang camera itong si Gary na naka-uniform pa at buhay na buhay pa nga. Well, marahil ay isa talaga siya sa mga rumisponde nung nangyari ang pag-atake. Pero ang nakalulungkot lang dito, ni katawan o anino niya ay hindi nga nakita ang matapos rumisponde sa nangyaring trahedya. Naulila niya ang kanyang asawa, dalawang anak, mga magulang at kapatid. And well, mukhang napahaba na naman ang ating kwentuhan kaya mabuti pa ituloy na lang ulit natin sa susunod. Pero kung nagustuhan nyo ang video natin ay pakilike naman po and of course, mag-subscribe na nga kayo para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwentuhan. And well, hindi natin kalilimutan nga nabatiin yung mga nakasama natin sa nakaraan nating kwentuhan. Isang malaking pasasalamat po para sa inyong lahat. And once again, ay ako nga muli ang inyong kuya, si Kuya Eddie na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.